Nagsimula na rin ang paghuhukay sa isa pang bahagi ng Metro Manila Subway mula North EDSA papuntang Tandang Sora. Pabibilisin ito ang mga biyahe pag natapos sa 2029. Pero sa ngayon, pinababagal daw ang proyekto ng issue sa right-of-way. Nakatutok si Maki Pulido. Sa North EDSA Station ng Metro Manila Subway, nasimulan na ang magiging concourse na magiging pwesto ng mga bilihan ng tiket o ng mga tindahan. Dito ang seremonya para sa turn-on ng dalawang tunnel boring machines na nagsimulang maghukay ngayong araw mula sa North EDSA hanggang Tandang Sora Station. 1.7 kilometers yan na inaasahang matapos sa loob ng isang taon. Noong nakaraang taon, nagsimula ng maghukay mula Valenzuela Station patungong Quirino Station. Sabay dalawa. Because the subway has two tracks, one train going northbound, the other train going southbound. Habang umuusad ang tunnel boring machine, tinatapalan na ng mga kung tawagin ay rings ang nabutas na lupa para tumatag ito. Pagkatapos niyan, matapalan, papatagin mo na yung baba. Lalagyan mo na ng balas or sleepers, di ba? Lalagyan mo na ng papatungan ng mga riles. Nasa 11% pa lang ang construction progress ng Metro Manila Subway na target sanang maging operational sa 2029. Ang nagpapabagal sa konstruksyon ay issue ng right-of-way na daraanan ng 33 kilometers na subway project. Di lang mga private property, meron ding istruktura ng gobyerno tulad ng isang gusali ng Department of Education na itinuturing na heritage site. Right-of-way acquisition in Metro Manila is an inch-per-inch struggle. Sa lalim na 30 meters ang hinuhukay na subway, pero pagtitiyak ng DOTR, ligtas ang mga istruktura sa ibabaw. Yung kanilang mga pag-aari, yung kanilang mga bahay will continue to be safe, no? During the construction and during the operation of the subway. We're using Japanese technology. Subok na yan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Horas.